May nangyari ding magkakahiwalay na sunog sa Davao City naman. Ang isang bahay na sunog dahil sa napabayaang nakasaksak na bentilador. Habang isang tindahan at apat na bahay natupok dahil sa napabayaang lutuan. Makibalita tayo kay Marlon Palmahil ng GMA Davao. Naabo at nagmistulang uling ang tindahan ng bibingka sa Barangay Dalyaw, Davao City matapos itong masunog. Nakatambak ang mga bunot panggatong sa lugar kaya mabilis kumalat ang apoy. Nadamay pa ang apat na katabing bahay ng tindahan. Walang naisalbang gamit ang mga may-ari. Hindi bababa sa 300,000 piso ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Nagkasunog din sa kusina ng isang bahay sa Barangay Catalunan Pequeño. Ang itinuturo namang sanhi ng sunog, tumilapong baga ng panggatong mula sa isang lutuan. Mugani akong ginaingon sa ko ang mama ug papa nga di sila mo gamit og kanang kuan na sa tawag ani kanang kahoy ba kay lisod kay magsunog. Napabaya ang nakasaksak na electric fan naman ang itinuturing sanhi ng pagkasunog ng isa pang bahay sa GSIS Subdivision Davao City. Wala nang mga oras na yon sa bahay ang mga may-ari. Ayon sa mga kapitbahay, nakaamoy sila ng nasusunog na plastic bago nagliyab ang apoy. Ang sa akin dahang ginawa karoon mo good na ang naka-unplug nga sa electric fan. Kaya ang sa akin mga good, sa ubang kwarto ang kitanaw, abisan sa mga aircon, nakatanggal mga good. Marlon Palmahil, Nagbabalita, Pilipinas.